Hi guys, welcome to my class and to my channel. I'm Mrs. Jacqueline Magpantay Cipriano, your accounting instructor for this SEM. So lahat ng lectures or lessons natin sa basic financial accounting and reporting ng first year para sa first year and cost accounting naman for second year ay dito nyo mapapanood at mapapakinggan. Since hindi pa tayo pwede magkita-kita, so bawal pa ang face-to-face, so pagtiyagaan nyo muna yung boses ko. Kapag hindi kayo makatulog sa gabi or meron kayong insomnia, so buksan nyo lang yung channel ko at manood ng video, panigurado tulog na agad kayo. Marami na akong estudyante na napatulog last year. So, kaya mag-subscribe na kayo sa aking channel. So, Mrs. Cipriano. So, pag may mga kaibigan kayo na may insomnia, hindi makatulog sa gabi, sabihin nyo subscribe lang sa akin. Okay? So, sa Facebook and Messenger, hanapin nyo Jacqueline Cipriano. Ayan yung pang-online class ko. And sa Twitter naman, Mrs. Cipriano 186. Since online tayo, so diyan nyo ako madalas na mahanap at makakausap. Okay. Ngayong online, mahirap i-discuss ang accounting. So hindi naman kasi pwedeng module lang, yung babasahin nyo lang tapos bahala na kayong umintindi. So kahit naman sa face-to-face, so ang accounting ay dapat dinidiscuss ng instructor or ng teacher. Ngayong online, mahirap i-discuss ang accounting ng online din. Una, hindi naman tayo lahat ay mayroong wifi. Yung iba, kailangan pang kumastos para mag-load at magkaroon ng data. Pangalawa, hindi rin naman stable yung connection natin kahit meron ka pang wifi. Madalas naghang or kaya ay nag-stop. So nagkakaroon ng problema. Pag connect mo ulit, pagbalik mo, tapos na pala yung lecture or yung discussion ng teacher. Diba? Pangatlo, maraming distractions. Lalo't nasa bahay kayo. So hindi naman din lahat ay may mga sariling kwarto para walang ibang nadidinig or walang ibang nakikita. So kaya ang ginawa ko last year, so lahat ng lectures ko ay vini-video ko at tapos yun na lang yung pinapanood ng mga estudyante ko. So kaya sa atin, sa subject natin, mas madalas na manood kayo ng video kesa mag-online meeting tayo. Ipo-post ko yung link nung video lecture ko dyan sa mga account na yan plus dun sa Google Classroom natin. So para alam ninyo na meron na kayong papanoorin or papakinggan na lecture sa accounting. So after nun, magpo-post ako din ng sit work and or ng assignment. Then once na na-i-post ko na, doon pa lang tayo mag-online meeting. So, kapag mag-online tayo, parang ano lang yun, saglit lang din naman, parang review lang nung kung ano yung na-discuss ko, at kung meron kayong questions, so doon natin sasagutin yung mga tanong ninyo, and kung merong hindi masyadong naintindihan, or malabo yung na-discuss ko, or meron akong nakalimutan, kaya doon lang tayo mag-online. So, if ever na mag-meet tayo online, i-announce ko naman ng advance na meron tayong online meeting para doon sa mga walang wifi, at least ma-budget ninyo kung kailan kayo dapat mag-load. Okay? If ever na online natin at hindi kayo makaka-attend, okay, pwede naman kayong magpa-excuse. Kunyari, wala kayong pang-load or hindi kayo makapagpa-load or
wala kayong internet, brownout, or kaya umuulan, malakas yung ulan, tapos lalabas pa kayo ng bahay para magkaroon lang ng signal, or kaya lalabas pa ng bahay para maki-wifi. So, pwede naman kayong magpa-excuse, pwede kayong mag-message sa akin na hindi kayo makaka-attend ng online. So, ano lang naman, kapag kasi online naman, diba, sabi ko nga, review lang naman ng na-discuss ko din dun sa video. And if ever na meron lang kayong question, so, doon lang natin naman sasagutin. So, basta ang mahalaga class ay before kayo gumawa ng activities, sit work assignment, and quiz, ay napanood nyo muna yung video. Kung meron kayong question or kaya gustong i-clarify na wala pa tayong naka-schedule na online meeting, so pwede nyo naman akong i-message dyan or kaya mag-comment kayo dun sa mismong video or dun sa GC natin or i-PM nyo ako kung meron kayong question. Okay. After ng online natin, doon pa lang ako magpo-post sa Google Classroom natin ng quiz. Basta guys, bago kayo magsagot ng activities natin, siguraduhin nyo na napanood nyo muna or napakinggan nyo muna yung video lesson natin. Kasi kahit papano, makakatulong sa inyo yon. Kahit paano meron kayong mapupulot or matututunan dun sa video lecture ko. Madali lang naman yung subject natin, basic accounting and cost accounting. So sa discussion, mas padadaliin pa natin. So if ever na wala kayong background dun sa mga first year ng basic accounting nung high school, so okay lang kasi kapag nag-discuss naman ako as if wala kayong accounting nung high school. So zero base. Okay. So if ever naman na meron kayong background na ng accounting, basic accounting nung high school, so mas mainam. So at least familiar na kayo sa mga terms na madidinig ninyo. Okay. Sa cost accounting naman, madali lang naman din ang cost accounting. So medyo procedural lang siya at medyo mahaba-haba. Okay? But lahat naman ay napag-aaralan, 'di ba? So kailangan niyo lang siyang tiyagain. Last year, maraming nakakuha ng mataas na grade sa akin. So maraming naka-uno o yung flat 1, yung flat 1 ay 98%. So maraming ding naka 1.25, 1.5, 1.75. So, feeling ko naman kasi mas madali ngayon, lalo na ang discussion natin ay naka-video. So, anytime, pwede mo siyang panoorin and kapag hindi mo naintindihan, di ba, ulitin mo lang yung video. So, pagdating sa assignment, sa sit work, sa quizzes, so, mas madali ngayon yung magtanong sa classmate or sa mga kaibigan, di ba? But, sabi ko nga dun sa mga estudyante ko last year, sana hindi lang ang maging goal nyo ay makakuha ng mataas na grade. But sana ang maging goal nyo din ay yung mayroong kayong maintindihan at mayroong kayong matutunan. Lalo na't kung balak nyong mag-board exam, diba? Or maging CPA. So, dapat ay talagang mayroong kayong naintindihan. Okay? So, aanin mo naman yung mataas na grade. Naka-uno ka nga, naka 1.25 ka nga. Hindi mo naman pala talaga naintindihan or wala ka naman pala talaga natutunan. So, baliwala. Okay. So, kaya, ano lang, sana ay talagang meron kayong maintindihan at meron kayong matandaan sa subject natin. Basta isipin nyo lang na madali lang ang accounting at kaya nyong intindihin ang accounting. So maniwala at manalig kayo na maipapasa nyo yung subject natin. Okay, so diba meron ngang kasabihan na to see is to believe. Pero sa atin, baliktarin natin, to believe is to see.
Para kasi sa akin, kailangan mo munang magtiwala. Bukod kay Lord, ay kailangan mong magtiwala sa sarili mo na kakayanin mo. Kasi yung mga naniniwala na to see is to believe, ay malamang yun yung mga may trust issues. Diba? Yan yung mga sinabihan na mahal kita, pero kinabukasan may kasama ng iba. Ouch! Kaya ngayon pa lang, sabihin mo na madali ang accounting. Madali lang ang accounting. Okay. So every time na manonood ka ng video, yung video discussion natin, so sabihin mo sa sarili mo, salamat Shopee. Ay, hindi pala. Na madali lang ang accounting. So maiintindihan ko kung ano man ang i-discuss ni Ma'am. Okay. Yan lang muna guys. So ingat lagi. Bawal pa ding lumabas at mayroon pa ring virus. And laging maghugas ng kamay. At araw-araw pa ring maligo kahit nasa bahay lang. Okay. So good luck and God bless us.